Hi guys! Welcome to our channel. So for today's video, ituturo namin sa inyo kung paano maglagay ng watermark at tag sa YouTube. I hope you like it. Please like and subscribe to our channel. Have a nice day! So guys, kung mapapansin ninyo, ito yung homepage namin. And ito sa right side, may makikita kayong icon button, which is ito yung profile picture ninyo. Click nyo lang siya, and then may makikita kayo dito your channel, paid member, and YouTube Studio. So ito yung i-click natin, yung YouTube Studio. Ngayon, after natin i-click yung YouTube Studio, mapupunta kayo sa isa pang dashboard. So, makikita nyo to ngayon. So, from the dashboard, meron ditong video playlist. Ngayon, scroll down nyo lang and may makikita kayong settings sa baba. As you can see, ito siya from the button. So, after nyan, may makikita kayong general, channel, upload defaults, permission, and community. So, ang iti-choose natin dito is channel. So, from the channel, meron ditong apat na choices. So, basic info, advanced setting, and branding. So, ang iti-choose natin is yung branding. So, from the branding, actually, meron na kasi akong nakalagay dito na icon, na which is ito yung pinili ko. So, ang gagawin ko na lang is i-remove ko siya para ipakita ko sa inyo kung paano siya i-download. So, as early, meron akong na-choose item na from the desktop na i-download ko na siya. So, nasa desktop kasi siya nakasave. Scroll down nyo lang siya. So, ito yung button. Ito yung lahat ng dinownload ko na mga YouTube logo. So, kung ako ang tatanungin, gusto ko to. Ito yung item na gusto ko. So, open nyo lang. So, makikita nyo, ito na siya. Nandito siya sa may right side. Then, from here, meron dito kayong makikitang tatlong choices. Nakalagay dyan, end of the video, kung gusto nyo sa end lang ng video. Then, custom start time, and then entire video. So, ako mas gusto ko yung entire video. Then, after nyan, may makikita kayo dito sa may gilid, sa may right side, save. Okay? So, from that, intayin nyo lang. So, mga after a seconds, yan, may lalabas na. Setting save from the down. Nakita nyo? Ito siya sa baba. So, ngayon, ang gagawin ko, punta ko, open ako ulit ng panibagong YouTube browser. And then, open, punta lang ako dito sa may channel ko. Your channel, and then pili ka. Let's say Armenia blog. Okay, let's go for Armenia blog. So, ito, makikita mo siya ngayon. Diba? So, ngayon, for the entire video yan, makikita niya. Hanggang sa end. Kasi, chinus ko yung entire video. So, ito yung easy way para yung may mga manonood sa inyo, diretso na lang na isusubscribe dito sa part na to. So, ayun na nga guys, yung first tutorial nung information na binigay namin sa inyo para dun sa watermark. And yung susunod na video is para naman sa tag. So, sana may mapulot kayong lesson dun, ha? And itong second step guys, actually, dahil paguhan lang din naman kami, so ang ginagawa ko rin naman is nagre-research din naman ako through YouTube din. So, isa sa mga nalaman ko na napakahalaga rin pala na kapag once nagagawa tayo ng vlog, dapat yung information, lalo na yung like for example katulad nito, yung mga title, yung mga tag, yung mga description. So, mahalaga daw pala talaga daw yun na ilalagay din natin sa information ng
video natin. So in that case, ituturo ko sa inyo kung paano yon. So ganun ulit, punta tayo ulit dun sa icon natin. And then may makikita ulit kayong YouTube Studio. So ganun pa rin, i-choose pa rin natin yung YouTube Studio. And then after that, same thing, mapupunta tayo sa channel dashboard natin. And may makikita kayo ditong video. So in this video, andito lahat ng mga in-upload ko. So as of now, apat pa lang, pero for sure madadagdagan at madadagdagan to. Ngayon, i-click natin to. Ito na lang ilalagay ko. Ngayon, ito yung title niya. So, ang sabi nila, ang mas importante, mas maganda, naka-bold, or mas malaki ang pagkakasulat ng title natin. Mas better daw yun. So, ngayon, ang ginawa ko dito is paano ang wedding routine during COVID at Abu Dhabi UAE. Ngayon guys, meron ditong description. So mas much better daw talaga na maglagay doon ng mga description para at least yung mga taong manonood sa inyo may mga information. And scroll down nyo lang and makikita nyo to. Tags. So itong tags na to, ang sinasabi nila, sana matama man ako kasi ganun din ang mga nababasa ko at nakikita ko sa YouTube. So ang sabi nila, pag itong tags na to, ito yung mga information na, like for example, may maghahanap ng daily routine, Abu Dhabi Park, or jogging place. Hopefully, isa sa mga lalabas is yung video mo. Kaya, mas maganda na kapag once na nilalagay mo yung mga tags, ito talaga yung may mga magagandang content or information. So, in that case, gawa lang kayo, katulad ko, nilagay ko daily routine, Abu Dhabi Park, and jogging place. Kasi itong vlog ko is recording sa daily routine na pwede nyong gawin dito sa Abu Dhabi. And then, may makikita kayo dito sa taas, save lang. So, isa-save lang yan. So, let's say, tatanggalin ko tong jogging place. Okay? Ita-type ko siya. Type natin. Jogging place. Okay. Now, makikita nyo dito sa taas may nakalagay na save. So, save nyo lang siya. And then, makikita nyo change save. Okay. So, in that case, isa daw yan sa mga magagandang ilalagay natin sa basic information ng vlog na gagawin natin. Guys, sana may mga natutunan kayo sa mga i-share namin sa inyo. Please like and subscribe and put the notification below. So kung may gusto kayong i-request ng mga content, so sana mag-message kayo sa amin. Have a nice day. Ingat. Keep safe.